Oh, ang ganda. Oh, di ba? Ay, sorry. Hi guys, it's me, Karil. Welcome back sa aki channel! Hello guys, kumusta naman kayo? So ngayon na lang ako nakapag-vlog. Pasensya na, sobrang busy lately. So mainit pa rin yung panahon, no, kahit umuulan. So dahil dyan, ayan. So for today's video, ito yung aking pamaypay. Ayan, yung aking digital yun na fan light kasi mainit talaga. And saka ganito pa ako, no? So for today's video, ang i-feature ko naman is yung aking isa pa na fina-fan. So low-key lang. So aside na ako po ay isang Johnny Wota. Ayan, alas yan. Team News. Ang tawag dito din, low-key na Ezzy. So meron din ako isa pa na, ano naman, outside Johnny. So ano po, na ako po ay isang low-key Koda Kumi fan. So kung meron pong mga Koda Kumi fans here in the Philippines, so hello po. Chat niyo po ako sa Twitter. So nakalink po yung aking Twitter dyan. So para may kausap naman ako, diba? Ayun, pero low-key lang talaga. So super low-key lang. So hindi siya tulad nung pagfa-fan ko sa Janice. Ayan. So kung meron po, hi, hello, hello. Paano po ako nag-start maging low-key na Koda Kumi fan? So hindi ko na matandaan ko nung year, pero nag-start siya during high school days. So after ko mag-explore sa Arashi, lumabas ako. Tinry ko yung ibang, sinerge ko yung ibang mga Janice na groups. So para at least marinig yung music nila. So dun ko nga nalaman na narinig ko na pala yung music ng ibang group before. Tapos biglang lang bumalik na maging fan. Then later on, after ko sa Janice, yun, nag-jump ako outside. So, ang dami kong pinakinggan na mga solo artists, singers, at saka groups. Nandyan yung, kung, so, chat nyo, comment po kayo sa comment section kung isa rin po kayo sa mga nakikinig na ilan po sa pinapakinggan kong mga groups, then singers, like si, yung Monkey Magic, Radwimps, yan. Ano pa ba? Sa solo kasi si Kiari, Pamyu Pamyu. Then yan, si Kumi Koda. Ano pa ba? Kananishino. Dami kasi eh. Daichi Miura. Gen Hoshino. Basta madami, madami. Pinakinggan ko talaga siya as in. Tapos yung sa mga drama pa, diba, ng mga songs. Kasi magaganda din naman siya. Ayan. So, doon ko nagustuhan si Kumi Koda. Doon ko siya narinig. Sakto kasi nun ang inanohan ko yung nagtatap sa Oricon. Ayan. So, mga alam niyo yun, diba? Tapos yung J-pop Asia. Ayan. So, alam niyo ba yun? Ayan. So, doon ako nagsisearch ng mga groups, singers. Tapos, sakto nung time na yun is kung ano yung nagtap yung pinapakinggan ko. So, para at least malaman ko, ba't niya ba ito nagtap? So, maganda ba yung song? Tapos, doon ko nagustuhan si Kumi Koda. Time nun, ang hit niya na single is Popping Love Cocktail. Tapos, ako kung hindi, kundi ako nagkakamaliin yun. So, naging favorite ko siya. Tapos yun na, tinignan ko na yung lahat ng discography niya. So, magaganda yung mga songs niya. So, bakit ko siya nagustuhan? Aside sa, so, syempre sa physical appearance, no? Diba, kahit maano na siya, at her age, is, ayan, sexy pa din si mother, o diba? Ayan, kasi may baby na kasi siya. Tapos, yon yung boses niya talaga, as in, so, since hindi po ako singer, so, syempre, ayan, so, nagustuhan ko yung boses niya, kasi alam mo yung may sexiness, may lande, yung ganun, yung, basta hindi ko magaya. So, ililink ko na lang po dyan yung kanyang Spotify account, yung kanyang YouTube channel. So, pakinggan nyo na lang. Basta pag narinig nyo, may, ay, oo nga. Basta may ganun siya na factor na hindi ko ma-explain. Basta ang ganda. Gusto ko yung style na yon. So, ang unique. Aside sa ibang mga singers, so may unique din naman sila, pero ito talaga naging catchy sa akin, si Koda Kumi. Ayan, so hindi ko nga binibilang eh, kasi super low-key lang talaga ako. Yung gusto mo lang maiba yung ambience na pinapakinggan mo, yun. So,
Isa yun sa yun yung pinapakinggan kong music. So hindi ko siya masabi na as in sinusundan ko talaga siya. Like Arashi, news. So recently kasi nag 20 years anniversary na din si Koda Kumi. So para i-commemorate ko yun, so since ako naman is low-key lang. So since pa-thank you ko na din kay Kumi Koda kasi naging part siya ng aking high school life, pati college, na pinapakinggan. Yan, maiihol tayo na merge. So, actually, ito lang naman siya na items. Pero, nagustuhan ko siya kasi alam niyo naman, ano ba ang mga reasons ko ba't bumibili ako ng merge? Unang-una, yung useful. Yung magagamit ko talaga as in. So, asa yun lang sa mga display-display. Yan, yung nagagamit ko kasi, ginagamit ko siya pampasok, paggagala, yung ganun. Then, yung second, yung unit. Yan. Yan yung mga tinitignan natin. So, kayo ba? Ano ba kayo magtingin ng merch? Paano nyo pinipili yung merch na gusto nyo? So, paki-comment na lang din. Ayan. So, dami ko na tanong, diba? So, comment nyo na lang. Ayan. So, ito lang naman. Two items na naman yung binili ko. Ayan. So, first item is... Eto. Ayan. Ear cuff. Ayan. So, diba? Alam nyo naman na mahilig ako sa mga... hindi pala alam. Ayan, so aside sa ano, yung isa sa mga accessories na hindi ko talaga is yung sa tenga, ayan. So, ayun, ear cuff. Natuwa ako kasi diba si Masu nag-ear cuff siya. So, kaya wala tayo today. Kasi ito itatry natin. Ayan. So, si Kumi Koda, meron din siyang merch na ear cuff. Oh, anong say mo dyan? Hindi ko sure kung nakikita niyo yung may, basta may nakasulat na M. Hindi ko sure. Sana nakikita niyo. Ay, blurred talaga siya. Basta may nakasulat. Basta iyan. O, diba? Ano say mo dyan, Masu? Dapat may ganito kayo merch sa news. Parang hindi lang ko naka-ear cuff, diba? Ayan. So, itong merch niya is sa 2017 na tour. W Face. Ayan. So, diba nakakatuwa? Kasi hindi naman lahat ng, I mean, group, singers is merong merch na accessories. Tapos ito pa sa kanya, ear cuffs. Ay, try natin. O, diba? Oo, oh, ang ganda. O, oh, diba? Ayan. So, diba? Ang ganda na ear cuff. Ayan. Ah, di ba? Yan yung isa sa gustuhan ko kasi at least may pamalit, may papalit, pwede na magpalit-palit, no? Ear cuff, aside yung binili ko na imitation ni nung ear cuff ni Masu, at saka kay So. So, si So may ganun din, ng sexy soul. Ayan, so meron akong pamalit na ear cuff, yung kay Kumi Koda, di ba? Perfect, kaya tayo nakagano'ng-ipit para makita niyo siya. At yung second item, ayan, alam niyo naman, siguro ibang friends ko dito, alam na kasi isa sa mga unang kinolek ko na merch sa Arashi is yung pen lights. Kaya nga minsan tawag sa akin, pen light please. Char. Ayan, joke lang. Pero yun yung isa kasi sa kinolek ko. So syempre yung time mawawala, kailangan ng time pen light. So yung pen light na binili ko, tada! O diba, ayan. So mukha siyang controller, diba, game controller. So yun talaga yung purpose niya. Ang tawag dito is DNA. Na pen light. DNA controller yung tawag ko. Kasi ano siya, 2018 naman na concert, DNA yung pangalan ng concert niya. So, I think yung concert, hindi pa nakapanood ng concerts niya. Feeling ko ito ay futuristic kasi yung style niya yung sa pag DNA controller. Di ba ang ganda? Ganda pag i-display mo siya. Kaya kunyari sa PC mo nakaganin. Ang ganda, di ba? Pwede siya i-display. Ang cute. Yan yung design niya. Nagkala kong napipindot to. So, ito yung naging logo nung ano niya, concert. Mukha talaga siyang controller, di ba? Bongga. Diba? I think sa Janice, parang wala pa ako nakita na ganito yung style, yung controller din yung naisip nila ng version. So, para sa akin, ang unique niya. Ayan. So, DNA controller. So, testingin natin. Ang battery niya po, ito lang, nakapagtaka. Kung sa Janice kasi, usually, pag AAA, dalawa lang. Sa kan dito, tatlo, nakakaloka, diba? So, mag-uubos tayo ng battery. So, tatlo po siya. So, one. May ribbon kasi siya. Ito siya. Parang yung purpose na itong ribbon. Madali mo tanggalin yung mga batteries. Pagka hindi mo na siya gagamitin. Ayan. So, lagyan na natin. Pailawin naman natin siya. Ay, diba? May another collection na tayo. Tapos, ito yun yung
pipindutin natin. Tada! No, di ba? Ang ganda dyan yung pailaw niya. Kaya literal siya, pang controller yung style. Yan. No, di ba? Ang ganda pag sa PC, patong mo. Kunyari, nag-games ka. Ayan, ang ganda niya. Di ba? Tapos, ano, mukha pa siya yung parang sa mga emergency light. So, mas madali kung may babasahin kang book, ito yung pailaw mo, patong mo lang, sabi. Tapos dito na, o, diba? Maganda, multi-purpose. Yan, yung mga gusto natin. Diba? Unique kasi yung pen light niya. So, yun lang naman yung two items na binili ko. So, itong ear cuff at saka itong DNA controller. Ayan, o, diba? Para at least, ano, kasi bumibili ako ng merch sa mga group kasi no support ko. So, diba, kahit pa paano, para at least meron din tayo sa kanya. Kayo din ba nag, hindi ko sure. So, kung meron mga Koda Kumi fans, kukulit din po ba kayo ng merch? So, hopefully, yes. So, mga nagkukulit nyo ng merch, pagpatuloy niya lang. Go, go, go! Merch is life pa din. Diba? Merch, merch, merch! Kahit late na, so happy anniversary. Kumi Koda. So, kala mo naman, mababasa niya to. And again, if may mga fans po dyan, so hello! So, comment po kayo sa section para chikahan tayo, di ba? Ayan. So, baka may ma-share din kayo sa akin kasi ang hirap. So, since hindi kasi siya Janice, wala ako ganong alam na mga, you know, that, yan, na mga pa-MM ni Kumi. So, kung meron kayo, share niyo sa akin. Naghanap nung ano, magiging pirate or ninja. Pero, secret lang natin. Okay. So that's it guys, so don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para sa mga future videos. And ayun, so para at least mag-i-updated kayo hindi tayo gano'n nag-update. Pero ano naman, hindi ako gano'n nakapag-video, pero ayan, gumagawa naman tayo ng shorts, so sana napapanood nyo siya, diba? Ayan, so para kahit papano, diba, dun ko feel-feelin yung mga ano, kasi masyadong haba talaga pag may video. So, doon, yan, shorts tayo. So, hopefully, tinatangkilit nyo pa rin po yung aking channel, mapa-video, or shorts. Ayan. So, that's it. And, see you again to my next vlog. Bye!